Isang suspect sa panggagahasa sa isang sanggol ang nasawi habang nasa kustodiya ng mga pulis. Sa panglalaki na inireklamong humalay naman sa sarili niyang anak na 4 na buwang gulang pa lang ang hindi pa rin mahagilap ngayon. Saksi si Emil Sumangil. Gusto ko talaga siyang ipakulong. Masaya pa siya ngayon dahil malaya pa sa ginawa niya sa anak. Ang tinutukoy ng inang si Hilda, di niya tunay na pangalan, ay si alias Rex. Ang kinakasama niyang gumawa ng kahalayan sa sarili nilang supling. Ang 4 na buwang gulang lang na sanggol na itatago natin sa pangalang Liza. Niyaya niya po ako makipagtali. Hindi po ako pumayag. Tapos po, mga madaling araw po, mga 4, nakatalikod po ako. Pag ganun, umiyak po yung baby ko. Sabi ko sa kanya, sabihin ko sa mama mo ang ginawa mo sa anak ko. Tapos po, sabi niya sa akin, kung sasabihin ko daw, bahala na daw kami sa buhay namin dalawa. Idinemanda ni Hilda si Rex na hindi na mahagilap ngayon at sa takot na buwelta ka ng 24 anyos na kinakasama mula sa Tarlac ay lumuwas sa Maynila si Hilda at ang kanyang anak at nakituloy muna sa isang shelter na pinatatakbo ng mga madre. Mag-antay na lang po kami ng 2 weeks para po may labas po yung subpoena doon sa complainant po tsaka doon sa respondent para po sa preliminary investigation po nila. Mula halos 400 noong 2014, mahigit 500 ang naiulat sa pulisya noong 2017 na kaso ng mga batang biktima ng incestuous rape. Mula Enero hanggang Mayo 2018, 267 na kaso ang naitala. Kung si alias Rex sinahanap pa rin, ang isa pang rape suspect na si Benedicto Dizon alias Jumong arestado. Ang kanya umanong biktima, anak na babae ng kabarkada na 8 buwang gulang pa lang. Pansamantala raw nitong iniwan kay Jumong ang sanggol nitong Linggo ng gabi. So nung umalis, siguro nagkaroon siya ng opportunity na gawa ng kahalayan yung baby. Kinabukasan, yung bata, mataas ang lagnat. Andun okay. Chicken nila, namamaga yung ari ng bata. So at may nakapagsabi nga na may nakakita na itong suspect ay nakitang ginagawang kahalayan dito sa baby. Nitong Lunes, nadakip si Jumong na ayon sa mga pulis ay iniindam para nakita katawan at hirap sa paghinga matapos bugbugin ng mga kamag-anak ng sanggol. Gusto ng suspect na magpadala sa ospital pero bago yan, dinala muna siya sa opisina ng hepe. Pinagkape tsaka pinainom ng tubig para lang humupa yung pakiramdam niya. Okay. Siyempre, para magkape, alis mo yung posas. Hmm. Yun, no? Tapos, pagkatapos noon, nung tapos na siyang uminom, ibabalik na yung posas, nanlaban na siya. Bigla siya ng agaw ng baril. Inasinta daw ni Jumong ang mga bantay niya. Dahil sa panganib, ang hepe ng Station 9 ang bumaril sa suspect. Pintakan niya ng 2 beses sa dibdib. May tama ng bala sa ulo at 2 sa dibdib si Jumong. Ang kinakasama ni Jumong, hindi makapaniwala sa sinapit niya. Itinanggi rin niya ang paratang sa suspect. Ay, hindi na po totoo yun kasi di niya naman po gawain yun eh. Ang ano, vision na lang po kasi talaga alak. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.